Ang balita naman, dinedetalye po ng gobyerno ang planong pabahay para sa informal settlers sa Metro Manila. Sa ngayon, meron nang itinatayong halos 200,000 units sa 55 housing projects sa Calacang, Maynila. Narito ang report ni Jason Rubrico. Nagpulong ang Metro Manila Council, Department of Interior and Local Government at Department of Human Settlements and Urban Development nitong araw ng Miyerkules. Idinetalye sa pagpupulong ang planong pabahay ng Administrasyong Marcos para sa mga informal settler sa Metro Manila. Sabi ng DSUD, nakasalukuyang itinatayo ang nasa 177,000 units sa 55 housing projects sa iba't ibang lugar sa Calacang, Maynila. Habang itinatayo ang mga ito, pansamantalang i-relocate ang mga informal settler family sa mga staging area ng gobyerno sa loob ng 1 hanggang 2 taon. Ayon sa DSUD, ang mga staging area ay malapit lang sa mga itinatayong housing units. Bagong tinatayo po yung building na yun, hahanapan po natin silang paglilipatan na komportable kung saan hindi po sila madidislocate. Kasi po ang gusto natin, yung ating pong mga social assets, social capital ng ating mga kababayan, ay hindi po malusaw. Ibig sabihin, kaugnay nito, sinabi ni DILG Secretary Benhur Abalos na malaki ang magiging papel ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila para sa maayos na paglilipatan ng mga informal settler. Ang LGU ang magtuturo sa amin. Meron pa kaming bakanting lugar. Kung walang bakanting lugar, baka naman ang national government, meron bakanting lugar, magagamit natin. Kung wala ang national, baka yung kaling patay pwedeng magamit. Suportado ng mga alkalde ng Metro Manila ang nasabing hakbang. Marami po tayong pwedeng options dyan. Una-una, yung mga government-owned properties. Pangalawa, privately-owned properties na tinaguri ang idle lang. Pwede po tayo magbigay ng incentives bilang LGU para dito muna itayo ang staging area. Pinawi naman ng DSUD ang pangamba ng mga informal settler na sa panahon na ilipat sila sa mga staging area ay baka hindi na nila makukuha ang ipinangakong pabahay ng gobyerno. Huwag kayong mag-alala. Pag dumating po ang local government at ililipat po kayo sa staging area, sigurado po kayo, kayo rin po ang makikinabang nito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.